Nakakapasok lang matindi to Enrile. Nagsalita Duterte, Remulla, nagulantang ICC pahiya. Ayan, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay News PH. Ayan, syempre ilalagay ko sa description box ang link ni News PH. Bisita kayo sa channel niya, mga katunay. Syempre para maging updated po kayo sa mga balitang kanyang inilalabas. Syempre subscribe kayo diyan at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating papanoorin. Welcome to Tunay na Kritiko. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Really, paparesto ang papasok ng ICC sa Pilipinas. Siyempre ito, ang matutunghayan nating boses ngayon na ating bibigyan ng reaksyon. Ito ay nagmula kay Sir Badong Arateles. Yan siyempre, suportahan nyo din si Sir Badong Arateles sa kanyang channel. Ayan, tuloy natin. ICC. Okay. Ulitin natin. Really, paparesto ang papasok ng ICC sa Pilipinas. ICC. Okay. Etong kaso na to, pauso lang din nila to eh. Sabi ko nga, naunahan na sila ni Pangulong Duterte. Hindi na po tayo, wala na pong jurisdiction ang ICC. Dapat nga hindi na natin pinapansin yan eh. Pero dahil mabait masyado tong seminar si Guevara, gustong talunin yung ICC sa kanyang kahusayan, no? Eh nagpadala pa tayo ng apila. Pero hindi na dapat eh. Kaya lang nariyan yan. Okay, itatama lang natin tong mga tatangatangang mga kritiko, no? Hindi pa po ikukulong si Duterte, si Bato at saka si Bongo. Ngayon sinama na si Sara Duterte. Wala pa pong ikukulong, no? Alam niyo po kung ano magaganap, magsisimula pa lang yung imbestigasyon. Ang tanong, paano kayo mag-iimbestiga kung hindi kayo makakapasok sa Pilipinas? Yun yung napakalaking tanong, bakit hindi sila makakapasok? Ipapahuli sila. Sabi ni Enrile, kung siya lang daw masusunod, advisor lang siya eh. Siyempre, hindi naman talaga siya masusunod. Pero kung siya lang talaga daw masusunod, ipapahuli niya lahat ng mga taga-ICC na papasok dito sa Pilipinas. Ayan po yung mga galing po yan sa mga matatalinong tao. No? Si Remulla po nagsabi ngayong araw na to na dismayado siya sa ICC kasi dalawa po ang sinasabi ni Remulla. At dito muna tayo kay Enrile. Papahuli niya. Ang reaction po niya nung dati PCGG si ano na ang pangalan noon, si Carranza. Eh dapat daw kasi tinanong si Carranza, ano po masasabi niyo? Ayon po kay dating Senate President Enrile. Pag may pumasok daw po na ICC eh ipapahuli niya. Ang sagot ba naman ni Carranza eh, hindi dapat seryosuhin si Enrile dahil siya ay isang sinungaling. Alam mo Carranza, no? Kung hindi mo alam, hindi nagsasalita si Enrile dahil trip niya lang magsalita. Ipapaalala ko lang sa iyo Carranza, baka nakakalala. Si Enrile ay advisor ng Pangulo, no? At ayon sa ating hindi po bubuit, ayon sa ating pagkakaalam, di ba? Yung huling in-advise niya, sinunod ng Pangulo, yung po yung kaya dating executive secretary, ano na nga yun? Yung unang executive secretary ni ano ni Pangulo Marcos? Rodriguez. Sino na nga yung Garcia ba? Garcia? Attorney. Sino? Rodriguez, di ba? Yung kakampi ni Maharlika, sino na nga yun? Vic Rodriguez. Ayun. Okay. Yun yung sinasabi natin, no? May epekto bawat salita niya ni, ano, ni Enrile. Sinusunod yan. Pinayuhan niya laban kay Rodriguez. Yun si Rodriguez. Ayun syempre no. Ito sa man si Enrile, alam naman natin talaga alamat na yan. Eh. So hindi naman siguro kukunin ni PBBM yan si Enrile kung alam niyang hindi makakatulong sa kanya yan bilang advisor. Kasi si Enrile marami nang pinagdaanan yan. Kung halos dyan na siya tumanda sa politika eh. Sa gobyerno na siya tumanda. Pero 'di ba kinuha pa rin siya ni PBBM kahit na alam natin na nung panahon ni Ferdinand Apolacay Marcos is medyo sumalungat si Enrile kay Marcos. 'Di ba isa siya sa mga 'di ba nagpatanggal o ano nag ano 'di ba dati. Pero pinagkatiwalaan pa rin siya ni Bongbong. Ginawa pa ring adviser. Oh, so siguro sa experience, no, kaya kinuha siya ni Bongbong. No, mas may maitutulong sa kanya. Hindi naman siguro inisip ni Bongbong na baka kunin ko to. Ano, kukunin ko to tapos mamaya tryder rin din ako nito. Hindi naman siguro ganun. So siguro naman yung sinasabi ni Enrile na
O kapag may ICC pumasok dito, dapat talaga, dapat ipahuli. Papahuli ko yan. May ano naman eh, kasi alam nyo ah, yung iba tuwang-tuwa eh, na gusto nila magkaroon ng ICC dito para mahuli yung mga Duterte. Diba? Tapos yung iba sinasabi, bakit ayaw humarap ng mga Duterte sa ICC? Natatakot ba sila? May kasalanan ba sila? Kasi kung wala silang kasalanan, haharap sila dyan. Alam nyo po, buo ang loob ng mga Duterte na nagsasalita dito sa korte sa Pilipinas. Handa silang humarap. Lahat ng katanungan na pwedeng itanong sa kanila o lahat ng mga paratang na pwedeng itapon sa kanila, eh pwede nilang sagutin. Hindi sila nagtatago. Lagi nga silang nakikita eh. Kung may atraso sila, pwede nyo nga silang begbagin o damputin na lang eh. Diba? Handa silang humarap. So may hustisya tayo dito. Diba? Ang problema sa atin, yung korte sa atin dito, yung hustisya sa atin, bakit hindi nyo pinapansin pagdating sa mga malalaking kaso na sinasabi ninyo? Unahin natin kay Kibuloy, hindi pinapansin ng korte dito. Kay Duterte, pinaparating pa sa ICC, samantalang pwede naman dito yan. Diba? Ano ba ang kinatatakot natin? Na baka sila ay hindi masintensyahan dito? Na sila ay hindi mapatunayang guilty sa mga sinasabi o ibinibintang sa kanila dito? Kasi nandito sila sa Pilipinas? O malakas sila dito? Baka mamaya may pumadrino sa kanila? Ganun ba? Alam nyo po, wala na sa katungkulan ang mga Duterte. Kay Kibuloy naman, wala na rin sa katungkulan ang mga Duterte. Pero, huwag nating sukatin sa ganun eh. Kasi kapag nagsasalita tayo ng ganun, o nag-iisip tayo sa korte natin ng ganun, na parang hinahamak natin, minamaliit natin, ibig sabihin sa atin ng korte, hindi makukulong niyang mga yan, kasi ganito eh, malakas dito yan. Kaya nga may peering eh, di ba? Ang hustisya, di ba? Walang kinikilingan dapat yan. Mayaman ka man, mahirap ka, middle class ka, kapag may pagkakasala ka, makukulong ka. Paparusahan ka. Kung inosente ka, makakalaya ka. Ganun yun. Ang nangyayari, parang minamaliit ang hustisya sa atin. Gusto nyo ba pag-usapan tayo sa ibang bansa na sasabihin sa atin ng ICC o ng mga ibang taga-ibang bansa na, oh, kita nyo sa atin pa binibigay ang kaso niyan, hindi nila kaya. Siguro, walang kwenta yung hustisya dyan sa Pilipinas. Dapat ba ganun? Lagi tayong parang mukhang kawawa. Dapat hindi ganun. Hindi natin pinapakita sa ibang bansa na ganun tayo eh. Kaya nating lutasin kung ano man ang problema, malaki man o maliit eh. So sa mga malalaking tao, kailangan espesyal dun sila lilitisin. Espesyal ang pagkakaano sa kanila. Yung mga mag-iimbestiga sa kanila. Pero sa mga krimen o ganyan na mga hindi naman kilalang tao o mahihirap na tao, kailangan dyan na, dyan lang sa korte, dyan yung inilalagay. Diba? Kasi kung ganyan sa ICC, sa Senado, dyan sila imbestigahan, ganito, ganyan, tatanong ganito, parang sa korte din yung gagawin nila, edi dapat kapag may nagagawang kasalanan yung mga tao, dyan nalang dindalin para naman ipasaran nyo na yung ano rito, yung husgado rito. Huwag nyo na gamitin. Na hindi po pwedeng hinihiling ni Rodriguez na bigyan siya ng kapangyarihan. O, sinusunod po ni Pangulong Marcos. Tapos sasabihin mo, wala nang bilang yung ano, yung mga sinasabi ni Enrile. Advisor po yan ng Pangulo. Baka nakakalimutan mo, Karansa, ikaw. Hanggang ngayon, naghabol ka na kayamanan. Hindi nyo ginampanan yung trabaho nyo nun eh. Ito ang mga sinabi ni Enrile. Makakala nyo, walang basehan yung mga pinagsabi nitong mama. Ito ang sinabi niya, I will not agree to surrender the sovereignty of the Philippines to anybody, not even to the United Nations. Mm. Siya po ay Chief Presidential Legal Advisor. Okay. So yun po ang tinututulan niya, I will not give up the prerogative of our government to enforce the laws to protect our society from the evils of drug addiction.
That is precisely the reason why there is a government. So ito po, ah, yung ginawa po ni Pangulong Duterte, yan po ay prerogative. Program po yan. No? Program po yan para masugpo ang drug addiction. Yon ang pinaka-unfair, 'di ba? Gusto nilang mahuli ang isang tao na alam nila na gumawa ng tama. Yun ang masama sa atin eh. Nagbibigay ka ng tama, gumagawa ka ng tama, kumikilos ka ng tama, gagawin kang mali. Ano ang mali dun sa ginawa ni FPRID? Meron ba? Mali ba yung puksain niya? Yung masamang bisyo dito sa bansa natin? Mali ba na labanan niya yun? Mali ba na magkaroon siya ng pagpapahalaga sa kinabukasan ng mga tao, lalo na sa kabataan? Mali ba na iiwas niya lahat ng mga taong nalulung dun? Mali ba yun? Krimen ba yun? Mabigat na kaso na ba yun sa inyo? Diba? Para sa akin, wala kasi ako nakikitang ano eh, mabigat sa ginawa niya. Ang pinambabalan nyo lang kasi lagi yung ano eh, yung may mga nategi nung panahon na yun. Bakit nangyari sa kanila yun? Dahil si siyempre, di ba? Pinahihinto na, ayaw pang huminto. Minsan may mga lumalaban pa. At isa pa, yung mga nangyayari na yun na may mga natetegi nga, sinabi ko nga dati, hindi si Duterte ang may gawa niyan, malamang eh. Nataon lang talaga. Siyempre nga, merong may mga tao may hawak dun sa mga yun, yung mga nabibiktima ng ganun. So siyempre, para hindi sila maikanta, siyempre alam nyo na kung ano yung gagawin ng mga yun doon. Diba? Siyempre natatakot ka na eh. O alam mong yung tao mo, o yung tao ko, putok na pangalan nito, pabalik-balik na sa kulungan to, may marka na to, laging ganun ang kaso. O eh nagkaroon ng tukhang, baka mamaya balikan to. O surveillance na lagi to. O eh paano kung anuhin siya, paaminin siya? Kung sino yung may hawak sa kanya, kung kanino siya kumukuha. O eh di siyempre sasabit yung pinakaamo niya. So ganun ang gagawin ng pinaka may hawak sa kanya. O di ba? Kaya ang nangyayari, may bibintang kay Duterte doon sa war on drugs niya na may ginanon. No? May nabiktimang taong ganun. Nataon doon. Di ba gugustuhin ba ng Pangulo na lahat yan? Tapos siguro nagsasalita siya ng ganun. Di ba ganun? Nagsasalita siya ng ganun. Pero hindi niya naman siguro gagawin yung ganun. O, di ba? Parang sinasabi niyo naman na masyado namang tuwang-tuwa si Duterte sa mga krimen. E di kung tuwang-tuwa siya sa mga ganun, nung pandemic pa lang, pinabayaan na tayo niya. Nagbilang na tayo ng mga tag sa kalsada. Sa ospital. Ngayon, kung lahat po ng program natin, ipapaalam na natin sa mga nakakataas pa, o yung inaakala natin na mas mataas pa sa kalayaan ng malayang Pilipinas, eh, bakit pa tayo bansa? Kung isusuko na natin, imagine ninyo, yan po ay legal na programa ng pamahalang Duterte, eh. War on Drugs. Ngayon, kung sinasabi nyo na sa war on drugs ba, eh, walang pagmamalabis na naganap? Meron. Nakita nyo po si Kian, yung kaso ni Kian. Tignan nyo yung kaso ni Kian. Oh. Nagreklamo yung mga kaanak ni Kian, naparusahan yung mga polis na nagmalabis ng kanilang tungkulin. Yun yung sinasabi natin, no? Yun yung sinasabi natin na prerogative ng gobyerno. Hindi masama ang mag-conduct ng war on drugs. Kasi ganito ang nangyari, no? Lahat ng mga kritiko ngayon, palpak ang war on drugs, kaya dapat makulong si Duterte. Eh po siya, matatawag nyo bang palpak yan? Eh yan po ang dahilan kung bakit si Pangulong paano naging palpak yun? Eh nakita nyo naman, oh, may mga nakikita nga ako, mga dating lulong dyan eh. Ngayon ang tataba na, mga naghahanap buhay na. At saka diba dati, matunog na matunog yan, talagang kahit saan ang lugar, walang kinatatakutan, ganun. No? Talagang bentahan eh, talamak talaga. Ngayon, kumonte. Parang naubos na eh. Nabawasan.
No, parang yung iba nagkaroon ng pagkailang na bumalik sa ganyan. Siguro meron naman, meron pa naman. Pero hindi na ganun kalala katulad dati ng mga Bulgaran. Wala na, hindi na. No, ang laki na ng pinagbago ngayon. No? Kung meron nagbalikan man ngayon, hindi na ganun katalamak. Kaya malaki din yung naging ano eh, tulong nung war on drugs niya. Duterte, popular na popular. Ano po ang mga sinasabi ng ano? Sinasabi ng mga mamamayang Pilipino ngayon, namimiss nila si Duterte. Dahil relatively, tumahimik talaga yung bansa natin, no? Kumpara nung panahon ni Pinoy. Eh, mahirap po i-quantify yan eh, kung yan ba ay tagumpay o hindi. Ang magsasabi lang po na tagumpay yung proyekto ng isang pangulo, hindi po yung kritiko. Siyempre, kung kritiko ka, hindi tagumpay. Oo. Yung mamamayan, di ba? Yung mamamayan yan. Kung hindi tagumpay yan, bakit nanalo yung anak? Eh, di dapat isinuka na yung anak. Eh, yun nga, oh, si Pinoy, oh. At saka ito lang, ah. Kung si Duterte talaga is hindi effective yung mga ginawa niya ng presidente siya, hindi para suportahan pa siya ng mga tao ngayon. Wala ka na sa ano eh, wala na siya sa gobyerno eh. Hindi na siya presidente. Pero bakit minamahal pa rin siya ng mga tao? Patuloy na marami pa ring pinaglalaban siya. 'Di ba? Kasi nga yung iba talaga ng mga may walang nagawa, no? Magganoon na natin. Wala nang umaano sa kanila, wala nang nakikisimpatya. No, alam niyo na kung sino-sino 'yun, 'di ba? Dati kay ano, may nakikisimpatya sa kanya, no? Yung dating presidente, may nakikisimpatya sa kanya. Tapos nung nanungkulan siya, parang wala naman nangyayari, parang ganun. Oh, nung nag-retire siya, yun natapos ang term niya, 'di ba? Halos wala nang umaano sa kanya. Pero si Duterte, natapos ang term niya, pero parang siya pa din ang presidente ngayon kasi ang daming sumusuporta sa kanya. No, nandudoon pa rin yung init ng mga tao sa kanya. At isa pa, nanalo yung anak niya bilang vice president. Hindi lang basta-basta panalo, kundi landslide. Ang lakas, di ba? Ang laki, 32 million. Kahit na ano pong baliktad nila, na sinasabi nila na kahit na anong sabihin ng nila, eh pag malaki ngayon si Pinoy, na napakaganda ng panahon ni Pinoy, eh napakaganda pala, bakit natalo yung kandidato ni Pinoy? Oh, ganun po yun eh. No? Maaring kaya nga yung mga tao, hinihiling ulit si Duterte na tumakbong bilang presidente, kaso hindi na, di ba? No, si VP Sara, sinisigaw ng mga tao, tumakbong presidente. O, oh, di ba? Ganun yun eh. Hinihiling pa rin sila kasi taong bayan, nakikita, naramdaman nila kung ano yung nagawa ng Duterte noon. Di ba? Kasi kung hindi maganda yung nagawa mo, hindi para hilingin ka pa uli. Tsaka bakit ka naman ipaglalaban ngayon? Di ba? Ganun yan. Ibig sabihin nun, may naiwang kang magandang legasiya sa mga tao. May naiwang kang magandang marka na tumatak sa kanila. Kaya ka minamahal hanggang ngayon kahit wala ka na sa posisyon. Baguhin ninyo yung naganap sa kasaysayan pero hindi nyo mauuto ang mga taong mga buhay pa ngayon. Kaya itinatama natin eh. Okay. Hindi po nasusukat yan sa kanila, sa mga galit kay Duterte. Legal po ba magkaroon ka ng proyekto laban sa droga? Legal yan. Prerogative, sabi ni Enrile. Oh. Prerogative yan ng gobyerno. Pucha, yung may proyekto, galit kayo. Yung walang proyekto, tuwan-tuwa kayo. Lumaganap nga droga nung panahon ni Pinoy. Okay, anyways, nariyan na yan, no? Hindi natin papapasukin ang ilan nyo, ang susunod na kagad ay warrant of arrest. Paano kayo makakapag-warrant of arrest? Eh, hindi nga makapasok dito at makapag-imbestiga. O ngayon, questionable yun, yung investigasyon, no? Magiging questionable yun kung mag-iimbestiga sila sa labas ng Pilipinas. Bakit? Eh, wala po. Hindi na po makatotohanan yan, yung i-imbestiga yun. Yan sa inyo. I-imbestiga ka sa labas. Eh, bakit naman yung sa Russia daw? O, bakit nila na-issuean si Putin? Hindi naman sila pumunta na Russia. Yung nagre-reklamo po nun, naganap po yun sa Ukraine. Pinapasok po sila ni Zelensky, yung ICC, pinapasok po sa Ukraine. Kaya yung nagsasabi na makukulong na si Sara Duterte, ay si Tatay Digong, si Bongo, at si Pato, tinagdag pa nila si Sara Duterte, mamumuti na po mata nyo. Presidente na si Sara Duterte, hindi pa po na i-issuean yan. Palagay na natin na i-issuean ng warrant of arrest. Minagic nila.
Eh paano po yun? Paano niyo huhuliin si Duterte? O ano sabi ni Remulla? Huwag lang lumabas ng bansa sila Duterte si Bato. Wala, hindi sila mahuhuli dito. Sino huhuli sa kanila dito? Oh, yun. Sa Pilipinas. Eh hindi rin sila makapasok ng Davao. Sabi nga ni Bato, eh mukhang naging promotion pa sa kanya. Sa kanyang kandidatura kasi re-electionist eh. Oo, oh, lalo mukhang promotion na yun pa to. Dagdag ano yun, dagdag pang-akit. Pagkakaroon niya ng ICC problem. Kasi napaalala ng lahat eh, di ba? Mm. Na si Bato ang pangunahing tao ni Pangulong Duterte na nag-conduct ng war on drugs. Tao po ang magpapasya niyan. Yes. Pag nanalo po sa 2025 si Bunggo at saka si Bato, eh nagustuhan po nila kasi sikat na sikat ngayon. Ayun, natating natin kaya ng video na nagbula kay News PH at ang boses na yon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan ha. Siyempre si Bunggo, gusto ko ding manalo yan kasi ang laking tulong ng malasakit yung ginawa ni Bunggo sa mga ospital. Ang laking tulong niyan. O isa kami diyan sa naaanuhan ng malasakit, 'di ba? Kaya doon ako sa mga politiko na kandidato o doon ako sa may alam kong may naitutulong. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga katunay. Alamin niyo kung sino yung mga kandidato sa 2025 na alam niyo merong naitulong sa inyo o alam niyo may maitutulong sa inyo. Ganun 'yun. 'Di ba? Bago ka magsulat-sulat ng kung ano. 'Di ba? Kayo mga katunay, comment lang po kayo sa comment box sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.